What's up madlang people? Today is Easter Sunday at kagagaling ko lang ng simbahan kaya kabababa ko lang ng jeep dito sa may GMA Central Terminal. At dahil tanghali na ay nararamdaman kong gutom na talaga ako. Kaya tali kayo, samahan niyo ako at may pupuntahan tayong isang Japanese restaurant dito lang sa amin sa GMA Cavite. Magmula dito sa GMA Terminal ay maglalakad lang tayo ng mga 100 to 150 meters at mararating na natin yung restaurant na sinasabi ko. Ito nga pala yung Hero Micho Japanese Restaurant na kakabukas lang noong mga nakarang buwan. Dito lang to sa Barangay San Gabriel, Congressional Road sa taas ng GNT Express na malapit sa Perpetual Health College dito sa GMA Cavite. Tara! Ating pasukin at tikman ang kanilang mga pagkain. Pagpasok sa loob ay mayroon ng mga customers akong nadatnan na kumakain. Napakaganda rin ng murals nila sa wall. Pati itong mga lights na nakasabit sa kasami ay talaga namang Japanese inspired yung kanyang design. At dahil sa ako lang naman mag-isang kakain ay dito ko na napiling maupo sa pandalawahang lamesa. Eto, at magtitingnan na natin ang kanilang menu. Marami ka rin mapagpipilian dito. Pwede ka mamili sa sandwich box nila, nigiri box, meron din silang salads, meron ding ramen and noodles, maki and sushi, rice balls and fry, Hero Micho Healthy Drinks at syempre yung mixed sushi flatter nila. At eto, o-order na ako. Yung ramen, yung miso ramen. And then, this one, Savage Choice. And, kiwi juice. Repeat order ko lang po, sir. Okay. Isang miso ramen, isang Savage Choice, and isang kiwi juice po. Mm-hmm. Di nagtagal at dumating na rin yung order ko. Ito na yung miso ramen, yung Sabi's Choice, at yung kiwi juice ko. At syempre, bago natin kainin, hindi pwedeng hindi natin kunan ito ng video o di kaya kunan ng picture para may post tayo sa ating mga social media account. O diba? Ganyan din naman kayo. So, hayaan nyo na ako. At siya nga pala, huwag nyo nang pansinin yung mga asong naririnig nyo sa voiceover ko at talagang napakaraming aso dito sa amin. Eto na nga, at titikman ko na kung anong lasa nito. Pero syempre, bago ang lahat, haluin muna natin at i-check yung kanyang mga laman naman. Eto, makikita mo at talagang hindi tinipid pagdating sa mga sangkap. Tingnan nyo naman yung meat at talagang napakalambot. Yung kanilang noodles ay talagang magandang quality ang ginamit nila. Talagang authentic siguro to galing ng Japan. Tingnan nyo naman yung mga sahog na napakarami. Kompleto talaga yung sahog ng ramen nila. At pagdating sa serving ay talagang namang napakarami. Maubos kaya ito? We'll see. Tara, kain tayo. Sabaw pa lang, ulam na siya. Tikman naman din yung noodles. Masarap din siya, guys. Pati itong meat, napakalambot. At hindi ka mahirapang nguyain. Ito pa yung isa. Sarap. Pasado sa akin to, guys. Ito talaga yung authentic na ramen na hinahanap ko. Kaya, halika kayo, kain muna ako. At ngayon, titikman naman natin itong Sabi's Choice na sandwich nila. Tingnan nyo naman, guys, at napaka-creamy. At napakalambot kagatin. Ayan, sa sobrang cheesy, kumalat pa sa bibig ko. Ayan, punasan muna natin at nakakahiya sa madlang people.
Pagpasensya nyo na guys, at first time ko palang kumain ng ganitong sandwich. Tingnan nyo nga naman at puno-puno ng palaman. Kaya pasado talaga to sa akin. Eto, at titikman naman natin ang kanilang kiwi juice. Napakasarap at napaka-refreshing, lalo natin napaka-init ngayon sa labas. Ayan guys, at ubus ko ng kainin yung akin ramen, yung mga natira na lang yung mga sabaw-sabaw at mga kunting sahog. Pati nga itong aking sandwich, hindi ko rin kayang ubusin dahil sa busog na talaga ako. Ito na lang yung kiwi ko, ubusin ko na lang at magbi-bill out na ako. Ayan nga, at dumating na rin yung take out ko. Tsaka itong bill ko. Magkano kaya ang bill ko? Naka 580 din ako. At dahil sa hindi ko naubos to, isasama ko na to sa takeout ko. At pwede ko pang kainin to mamaya pagdating sa bahay. Nag-takeout din pala ako ng classic nigiri. Eto, at tapos na tayong kumain, ay lalabas na tayo dito. Maraming salamat sa inyo, Hiro Micho. Siguradong babalik pa ako ulit dito. Tara na at may dadaanan pa akong bilihan ng masarap na tinapay. Dito talaga ako lagi bumibili ng tinapay sa tuwing lumalabas ako ng bahay at tumadaan dito sa my terminal. Dito ka lang kasi makakabili ng tinapay na talagang mura at bagong luto pa at lalong-lalo na hindi tinipid sa arena. Ito nga pala ang panaderya Nail R. Tingnan nyo naman guys yung mga tinapay nila, talaga namang nakakatakam tingnan at talagang bagong luto ang mga ito. Marami ka rin mapipiling iba't ibang klase ng tinapay dito, pero isa lang yung pinabalik-balikan ko at laging binibili dito. Ito ay ang Spanish bread na talagang napakasarap at siksik sa laman. Marami ka rin mapipili ang iba't ibang klase ng tinapay dito. At siguradong talagang bagong luto ang lahat ng mga tinapay dito dahil sa lagi ubos ang kanilang mga tinda sa araw-araw. Eto nga, at bumili na rin ako ng paborito kong Spanish bread. Tara at uwi na tayo at napakainit sa labas. Hindi ko na kaya yung init kaya mamang driver, ihatid mo na ako sa amin. Ayan, nakasakay na ako. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan naman kayo dito sa aking vlog. Maraming salamat. Happy Easter sa inyong lahat. Bye! Shout out na rin pala sa mga aso ng kapitbahay ko na mga iingay.